ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, may matinding banta sa seguridad at kaayusan ng mga bansa, partikular sa Indo-Pacific region at South China Sea, ayon kay Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Pero tiniyak ni Kishida sa kanyang talumpati sa special joint session ng Kongreso ngayong araw na nagtutulungan ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos para harapin ang mga hamong ito. Nagpapatrol, RG Cruz! Napaaga ang pagbabalik sesyon ng Kamara at Senado na nakabreak sana ngayon para pakinggan ang talumpati ng bisitang Japanese Prime Minister Kishida Fumio. His Excellency Kishida Fumio, Prime Minister of Japan. Iniulat ni Kishida na may malaking hamon sa kaayusan ng mga bansa ngayon. The international community is currently at a historic turning point, and the international order based on the rule of law that we have taken for granted is under serious threat. Tiniyak niyang tuloy-tuloy na nagtutulungan ang Pilipinas, Japan at Estados Unidos para mapanatili ang kaayusan sa mga karagatan. In the South China Sea, the trilateral cooperation to protect the freedom of the sea is underway. Through these efforts, let us protect the maritime order, which is governed by laws and rules, not by force. Ayon kay Kishida, bahagi ng kanyang plano para sa Free and Open Indo-Pacific o FOIP ang ipagtanggol ang rule of law anuman ang mangyari. Underlying this plan is our determination to lead the international community toward cooperation rather than division and confrontation, and to defend freedom and the rule of law at all costs. Kasama sa planong ito ang pagbibigay sa Pilipinas ng 12 barko para palakasin ang Coast Guard, ang unang air surveillance radar system sa Air Force para mas mabantayan ang papawirin, at coastal surveillance radar sa Navy sa ilalim ng official security assistance. Kinilala ni Kishida at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pulong nila nitong Biyernes na patitibayin nito ang defense cooperation ng Maynila at Tokyo. Sisimulan na rin ang negosasyon para sa Reciprocal Access Agreement para mabigyang daan ang pagsasani ng mga puwersang Hapon at Pilipino sa dalawang bansa. Japan will continue to contribute to the enhancement of the Philippines' security capabilities, thereby contributing to regional peace and stability. Nagbigay rin ang Japan ng kagamitan pantugon sa sakuna para sa Mindanao. Sinusulong din ang iba yung pagtutulungan at suporta sa pangangalaga sa kalikasan, turismo at infrastructure program ng Pilipinas. We will continue to support economic and social development in line with President Marcos' Build Better More program. Japan intends to further deepen strategic cooperation with the Philippines in the future. Idineklara ni Kishida na nasa golden age na ang ugnayang Pilipinas at Japan. Si Prime Minister Kishida ang ika-anim na world leader at unang leader ng Japan na nagsalita sa joint session ng Kongreso ng Pilipinas bilang bahagi ng pagbisita sa bansa. RG Cruz, ABS-CBN News. Suportado ng liderato ng Kamara at Senado ang panawagan ng Prime Minister ng Japan na palakasin ang kooperasyon para isulong ang maritime order sa South China Sea. Pero may agam-agam po ang ilang mambabatas sa panukalang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas sa Japan na tulad sa Visiting Forces Agreement ng bansa sa Amerika. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Let us protect the maritime order, which is governed by laws and rules, not by force. Malakas na palakpakan ang naging tugon ng mga mambabatas sa panawagan ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio
na dapat mamayani ang batas sa pagsulong ng kaayusan sa mga karagatan. Nagpasalamat din ang mga lider ng Senado at Kamara sa suporta ng Japan para palakasin pa ang kakayahan ng Pilipinas na depensahan ang teritoryo nito sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. In the spirit of unity and partnership, we extend our sincere and heartfelt appreciation to His Excellency Prime Minister Kishida Fumio, with reverence and hope for our shared future. Today's discourse fortifies the bridge between our great nations. Tiwala naman si Senate President Juan Miguel Zubiri na susuportahan ng mayorya ng Senado ang panukalang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kahalintulad ito ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Estados Unidos at Status of Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Australia. Kami naman sa Senado, handa po kami na talakayin itong RAA kasi kami po ang mag-ratify niyan at nakakuha na po ako ng majority. Pero nababahala si House Deputy Minority Leader Franz Castro dahil maaari umanong mauwi sa mga paglabag sa karapatang pantao ng mga Pilipina ang panukalang kasunduan. Segunda ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, nakakaalarma ang pinag-aaralan pa ito sa kabila ng kasaysayan ng pang-aabuso sa comfort women ng mga sundalong Hapon noong World War II. Para naman maibsan naman ang aming mga kapihan ng panahon pa ng Hapon. Kaya naman mabigyan na ng justisya bago naman lang kami mamatay. Pero dumepensa ang mga lider ng Kongreso sa panukalang RAA. Yung mga karanasan ng nakaraan, siyempre natuto na rin tayo. Meron naman tayo mga guidelines dito sa RAA na hindi po nila pwedeng abusuhin. That is to follow the rule of law in the Philippines. Sa gitna ng talumpati ng Japanese Prime Minister, nagprotesta sa labas ng batasang pambansa ang ilang progresibong grupo para tutulan ang RAA. Ayon sa grupong bayan, daragdag lang ito sa tensyon ng rehiyon imbes na pahupain ito. Tiniyak naman ni Senador Risa Ontiveros na bubusisiing mabuti ang RAA kung dadaan ito sa Senado. Kung maayos ang agreement na iyan, makakadagdag lang siya sa konkretong hindi lang bilateral but multilateral defense and security arrangements na magandang magkaroon ng ating bansa with like-minded nations na gustong mag-uphold ng rule of law at sea. Bukod sa mga tulong na ibibigay ng Japan, sinabi ng mga leader ng Kongreso na paglalaanan din nila ng pondo ang pagpapalakas sa Coast Guard, Navy at Air Force ng Pilipinas. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Iniimbestigahan na ng pulisya ang umano'y sleeper cells ng China o grupong posibleng maghasik ng gulo sa Pilipinas. Agad namang pinabulaan na ng Embahada ng China na mayroon itong sleeper cells sa bansa. Nagpapatrol, Rafi Santos. Kinumpirma ng Philippine National Police na iniimbestigahan na ang mga ulat na may sleeper cells ang China sa Pilipinas. Ang sleeper cells ay grupo ng mga taong nasa empleyo ng isang grupo, organisasyon o bansa na naghihintay ng utos para magsagawa ng special operations tulad ng panggugulo, destabilisasyon o infiltration sa ibang bansa. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda, nakikipag-ugnayan na ang PNP sa National Bureau of Investigation tungkol dito. Nag-uusap ang ating mga intelligence operatives and yung mga bagay na yan ay napag-uusapan and we are making sure that the national interest is always protected. Hindi binanggit ni Acorda kung mayroon na silang target na grupo. Nauna nang sinabi ni dating DILG Secretary Rafael Alunan sa kanyang column sa isang dyaryo noong October 24 na maaring may sleeper cells na sa Pilipinas ang China. Ang pahayag niya sa raid ng NBI sa isang bahay sa isang exclusive subdivision kung saan dalawang Chinese suspect ang nahulihan ng mga baril at insinya ng Chinese komando. Mariing pinabulaanan ng Chinese Embassy ang paratang na ito. Iginit nitong hindi nakikialam ang China sa internal affairs ng ibang bansa. Samantala, isa sa mga sinisilip at binabantayan ng pulisya ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO na naging kontrobersyal dahil nasangkot sa mga kaso ng kidnapping, extortion at sex trafficking ang iba sa mga ito. Hindi inaalis ng PNP NCRPO na maaring may iba pang krimen sa mga POGO hubs lalo na sa mga hindi rehistradong operasyon.
hindi inaalis ng PNP NCRPO na maaring may iba pang krimen sa mga POGO hubs lalo na sa mga hindi rehistradong operasyon. Kaya naman nagkasa ng offline react ng NCRPO para supili ng mga illegal na aktibidad sa mga naturang lugar. Number one is yung aming security survey. Bawat establishment naman ay nagagawa tayo ng security survey such that pinapaigting natin o tinuturuan natin sila kung paano mapapaigting yung security. Ngayon, kung during the conduct of survey, makikita na may mga illegal sila or hindi tama, and then mapipigilan natin sila in or arrestuhin. Ang mga insidente ng krimen din ang dahilan, kaya pabor si anti-crime advocate Teresita Ang C na tuluyan ng isara ang POGO operation sa bansa. We have consistently called for the close down of all POGOs and all forms of gambling in this country. Walang magandang resulta dyan. Pero giit ni Ang C, hindi siya naniniwalang may sleeper cells ang China sa bansa at maaring panlin lang na impormasyon lamang ito. Rafi Santos, ABS-CBN News. Sa tao po, sumama ang ating kasamang si Champ de Lunas sa pagsasanay ng World Grappling Champion na si Fear Afan. Alamin ang sikreto sa kanyang tagumpay. October 21, nag-uwi ng karangalan ng 19-year-old na si Fear Afan nang manalo ng bronze medal sa men's G71 kilogram division ng World Combat Games sa Saudi Arabia. Ladies and gentlemen, gold medal goes to Fear Afan from Philippines! Bago nito, gumawa ng kasaysayan si Fear ng tanghaling kauna-unahang Pinoy World Grappling Champion sa Kazakhstan noong Hunyo at sa Poland noong Agosto. Ito parang ano na to eh, parang pruweba ba na kaya ko gawin lahat sa gusto ko, basta bigay ko lang lahat ng puso ko. Ang grappling ay isang uri ng full contact combat sport kung saan kailangan mo mapatumba ang kalaban gamit ang mga fighting techniques. Nakakamangha ang dedikasyon ni Fear sa kanyang training. Talagang pinipigil ko sarili ko, extra pa, mga 50 reps to 50 reps. Yun talaga yung nagpagaling sa akin. Eh nandito na rin lang naman ako, subukan ko na, di ba? Ay pare, wag, baka makaloko. Ang kwento ni Fear Afan ngayong linggo sa Tao Po. Simula po bukas, mga kapamilya, November 5, mapapanood ang Tao Po sa A to Z sa bago nitong oras tuwing 2:15 ng hapon pagkatapos ng ASAP natin to. At 6:15 pa rin ng gabi sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Matapos ang halos isang buwang bakbakan ng Israel at Hamas, pwede nang makauwi ang mahigit 100 Pilipinong naiipit sa Gaza. Pero kailangang maiwan ang kanilang mga Palestinong asawa doon. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Matapos ang halos isang buwan na paghihintay, 20 Pilipino ang nakatakdang lisanin ang Gaza sa linggo, November 5. Sila ang unang batch mula sa 134 na Pilipinong nakakuha na ng permit mula sa Israel na makalabas sa Rafah border crossing papuntang Egypt. Pero nilinaw ng Department of Foreign Affairs, tanging mga Pilipino at kanilang mga anak ang makakalabas ng border at may iwan ang asawa nilang Palestino sa Gaza. Pinapayagan sila makalabas. Through Egypt. Ang problema, ayaw nila lumabas kung hindi kasama yung spouses nila. Nakapagpalista na rin ang 23 Pinoy para makaalis ng Gaza. Pero wala pang tiyak na petsa kung kailan sila makakalabas sa lugar. Nasa 1,500 foreign nationals lamang ang pinapahintulutang tumawid sa Egypt kada araw. Ayon sa DFA, di pa matiyak kung kailan makakauwi ng Pilipinas ang mga nilikas na Pinoy. Aabutin pa ng ilang araw para makarating sila sa Embahada ng Pilipinas sa Cairo. Dito ipoproseso ang kanilang travel documents para makauwi sa Pilipinas. Samantala, sinabi ng Department of Migrant Workers na aabot sa 50 Pilipino ang inaasahang uuwi mula sa Israel, Lebanon at West Bank sa darating na linggo. Hopefully Tuesday or Wednesday, ay another 27. So hopefully by early next week, 50.
And tuloy-tuloy lang ito kasi nadadagdagan pa rin everyday yung bilang ng request for repatriation. Ayon sa datos ng DMW, aabot na sa 185 ang repatriation requests mula sa mga Pilipino sa Lebanon, pero nasa 10 lamang ang nakauwi na sa Pilipinas. Paliwanag ng kagawaran, matagal ang pagpuproseso ng exit visas para sa mga OFW mula sa Lebanon. Dito sa Lebanon, karamihan kasambahay, OFW kasambahay, domestic workers. So, iniisa-isa magpaalam dun sa, hindi naman paalam, ba't kundi paabot alam sa employers nila na na gustong umuwi ng kababayan natin at halos kaparehas din ng sitwasyon sa Israel. Mas mainam siyempre yung maganda ang pag-iwalay, no, between our worker and their employer. Pwedeng mamarkahan kasi na tumakas at magkaroon ng plot sa record nila. Tiniyak ng pamahalaan na may nakalaang sapat na ayuda para sa mga Pinoy na iiwan ang kanilang trabaho sa gitnang silangan, bunsod ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Arestado ang 17 Chinese matapos salakayin ng mga pulis ang isang bahay sa Haro, Iloilo City. Nabisto sa raid ang kanilang cyber sex operation na kumpiska sa lugar ang mahigit 20 computer sets na may mga malalaswang larawan ng mga babaeng nakahubad, halos 50 cellphone, SIM cards at iba pang gamit sa operasyon ng cyber sex. Sa investigasyon ng Iloilo City Police Office, 6 na buwan nang nangungupahan ang mga dayuhan sa nasabing bahay. Sasampahan ang kasong paglabag sa Cyber Crime Prevention Act ang mga nahuling banyaga. Na mga motorista, ito ng busina sa petrolyo. Yehey! Good news po sa lahat ng mga motorista dahil kumpirmado nang may rollback sa susunod na linggo. Maglalaro sa 90 centimos hanggang 1.20 ang magiging bawal sa diesel, 30 centavos hanggang 60 centavos sa gasolina at 80 centavos hanggang piso kada litro sa kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, kabilang sa mga dahilan ng pagbaba ng presyo ng imported na langis ay ang hindi pagkalat ng giyera ng Israel at Hamas, dagdag produksyon ng krudo ng ilang miyembro ng Organization of Petroleum Exporting Countries at ang patuloy na pangamba sa recession o yung paghina po ng ekonomiya ng ilang bansa sa Europa. Sa kabuuan, kapag siniuma mo lahat ng galaw sa presyo ng petrolyo mula Enero, mahigit 10 pesos ang net increase sa diesel at gasolina, lagpas 5 pesos naman sa kerosene. Isiniwalat pero kalaunay binawi rin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang umano'y planong destabilisasyon laban sa gobyerno. Sabi ng General, misquoted o mali ang pagkakaintindi sa kanyang payag. Na Papa Drol, Rafi Santos. Sa turnover ceremony ng Western Mindanao Command itong Biyernes, isiniwalat ni AFP Chief of Staff Romeo Browner ang tangka o manong destabilisasyon para patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na niluluto umano ng mga retiradong opisyal ng Armed Forces. Marami po tayong naririnig ngayon masasabi natin mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo, no, dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon ulit ng coup d'etat. And sadly, some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko po yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, "Sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines." Pero kinabukasan, nilinaw ni Browner, iba ang naging pagkakaintindi sa kanyang naging pahayag. Medyo it was taken out of context, no? Yung sinabi ko, I did not mention about destabilization plot, no? Kasi pag sinabi nating plot, parang plano na ito na i-execute na lang, no? So, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong ng
mga destabilization efforts, no? Yun yung specific word na ginamit ko. I was talking to our troops. I was reminding them we should take our oath, yung oath na kinuha namin, no? Seriously, that we would protect the constitution and the duly constituted authorities at hindi dapat kami sumasali sa kahit na anumang mga movements, no, na meron diyan. Tahas ang pinabulaanan ni National Security Advisor Eduardo Anyo na walang anumang plano o tangkang destabilisasyon laban sa gobyerno. Nakabantay at handaan niya ang gobyerno na kumilos kung may banta sa pambansang seguridad. Pero inamin ni Anyo na nagkaroon ng mga mainit na diskusyon, debate at kritisismo ang ilang retirado at aktibong opisyal ng militar kaugnay sa ilang patakaran ng Administrasyong Marcos. Iginiit ni Anyo na bahagi naman ito ng malayang palitan ng opinyon sa isang demokrasya. Tiniyak din ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na nananatiling tapat ang AFP at buong security sector sa Commander-in-Chief na si Pangulong Marcos. Wala namang namomonitor na anumang banta ang Philippine National Police sa ngayon. We are closely monitoring naman and we are after the morale and welfare ng ating mga kapulisan. I don't see any basis for the part of the PNP. Dagdag ni Acorda, hindi kailangan ng loyalty check sa hanay ng pulisya sa ngayon. Rafi Santos, ABS-CBN News. Nilagdaan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Kishida Fumio ang ilang mahahalagang kasunduan sa pagtatapos ng dalawang araw na state visit ng Japanese official sa bansa. Nagpapatrol, Michael Delizo. Kabilang sa binisita ng Japanese delegation ngayong Sabado, ang Metro Manila Subway Project Depot sa Valenzuela City. Ipinakita ng transport officials ng Pilipinas ang konstruksyon ng underground railway system sa bansa. Malaking bahagi ng pondo ay utang mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Siyam ang big ticket transport project sa Pilipinas na binuhusan ng 1.315 trillion yen na Japanese aid. Kabilang dyan ang limang railway projects at tigalawang proyekto sa aviation at maritime sector. Para sa isang industry leader, mapalalakas ng pagbisita ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio ang infrastruktura at agrikultura. The track record of Japanese commitments to investments, trade and so on is unparalleled. If they say we're going to invest, we're going to support. Huling binisita ni Kishida ang Philippine Coast Guard para inspeksyonin ang barko na gawang Japan. Naunang nakipagpulong ang PCG sa kanilang Japanese counterpart para sa ilang kasunduan sa gitna ng maritime disputes sa South at East China Sea. Isa sa pangako ng Japan sa Pilipinas ang 600 million yen o 235 million pesos na pondo sa ilalim ng Official Security Assistance Program para sa Coastal Radar System na magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy. Bahagi ito ng kasunduang pinirmahan ng dalawang bansa para sa maritime cooperation. May mga kasunduan din para patibayin ang security at defense cooperation ng Maynila at Tokyo at mga industriya ng pagmimina at turismo. Nais ni Kishida na makita muli si Marcos sa Tokyo sa Disyembre para naman sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Michael Delizo, ABS-CBN News. Dumating na sa bansang El Salvador at handang-handa nang magpasiklab ang pampato ng Pilipinas na si Michelle V. para sa kanyang laban sa Miss Universe 2023 pageant. Bago nito, dumaan muna sa Los Angeles, California si Michelle para sa ilang paghahanda sa coronation bago lumipad patungong El Salvador nitong Biyernes. Habang nasa US, patuloy ang pag-angat ni Michelle sa online votes. Nasa top 2 siya ng Voice for Change at Fan Votes. Gaganapin sa November 19 ang Miss Universe Coronation Night na mapapanood po sa iba't ibang ABS-CBN platforms gaya ng A2Z, Kapamilya Channel, Metro Channel at I1TFC. Sa mga army o fans ng K-pop superstars na BTS, aba good news! Dahil dinala sa Pilipinas ang isang art exhibition, tampok ang grupo. Sanipuwersa naman ang Pinoy at South Korean act sa isang music festival. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Ramdam ang Pinoy pride matapos patunayan ng local acts tulad ng singer-songwriter na si Adi. Hugot hitmaker Moira. Pop heart drop na si Darren.
kalaban ng Benenben na kayang-kaya nila makipagsabayan sa ilang sikat na South Korean acts sa On Festival sa MOA Arena. Nagpasiklab ang duo na Melomans, three-piece na Wave to Earth, Sorry na kinover pa ang awit ni Zach Tabudlo na Paano at ang headliner ng Music Fest, ang EXO member na si Suho. This can really show that Filipino artists can perform on the same stage as international artists. We must continue doing what we do and yeah, hopefully nasa top na tayo in a few years. Ang EXO namigay pa ng libreng pailaw na yellow tulips at banners. Mahal ko kayo! Nangako si Suho na agad siya babalik sa bansa kasama ng ibang mga miyembro. Hindi dito nagtatapos ang Hallyu Fever dahil nasa Manila rin ang Seven Faces Exhibit kung saan mas makikilala ang mga miyembro ng BTS sa mga obra ni James Jean. I researched every member of BTS and discovered each and every personality traits and tried to bring it out. Nasa 30 artworks ang nakadisplay sa exhibit. Isa dito ay ang The Garden, inspired ng kantang The Truth Untold. And there's a lyric there specifically saying, "In the garden of loneliness, a flower that resembles you." So he was inspired by that line and he created BTS as flower spirits. Bahagi din ng exhibit ay ang ilang personal na gamit ng grupo. Rare experience lang po kasi ito eh. Hindi pa rin po ako nakakapunta ng concert dahil hindi pa naman sila bumabalik sa Pinas. So parang mapifeel mo rin yung presence. Meron ding gift shop at fan zone. Pwedeng bisitahin ang exhibit sa Mandaluyong hanggang December 3. Ana Cerezo, ABS-CBN News. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. O, army ako, purple. Ako po si Zen Hernandez at 51 days na lang, Pasko na. Babaan na natin. At ako po si Alvinol Chico. Dito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo. Bye!